So this RC boat, guys, is back. I mean, kasi before nagka-problema siya sa ESC. So pinalitan ko ng panibagong ESC. Bumili ako ng panibagong ESC. So kasi parang hindi na ganun kalakas yung power na pumapasok sa motor niya eh. So dinagdagan ko siya, na binili ko siya ng panibagong ESC. And then in-install ko siya. Then yun, calibrated. Una, hindi ko nakuha kung paano i-calibrate yung ano, yung bagong ESC. But thanks sa RC Boat Philippines, may mga taong ano doon tumulong kung paano i-calibrate yung ano, nagbigay ng assistance tips. So yun. Alright, yun yung binding sound na gusto ko. So yun, bago yung ESC niya, guys. Yun, pinost ko sa RC Boat Philippines. Yan, good thing may mga tumulong kung paano mag-calibrate yung ano, kung paano i-calibrate yung bagong ESC. Although plug and play siya, pero hindi siya straightforward na plug and play. So may kailangan pang calibration na gagawin. And good thing may mga tumulong dun sa ano, sa RC Boat Philippines kung paano i-calibrate yung bago niyang ESC. And now si SR80 Pro ko ay back into business. So literally she's back, guys. Thank you sa mga tumulong. Kala ko wala na, hindi na, kala ko wala ng pag-asa eh. Buti na lang naayos pa. Bagong ESC. Right. Oh my god. So bagong ESC niya. Fully charged battery. Okay. 14.4 volts. Here we go. Nice. That's what I'm talking about. She's back. Literally, she's back. My SR80 Pro is back. Literally, guys. She's back. She's back. Alright. She's back, guys. You see that? Thank you, RC Boat Philippines. Mga taong tumulong. Especially kay RC Works, yung napaka ano niya, hindi matatawarang tips kung paano i-calibrate yung ESC niya. So thank you so much, shout out sa iyo, RC Works. Sana mapanood mo tong video na to. Thank you so much. Thank you so much, RC Works, for your very unselfish tip kung paano i-calibrate si ESC na panibago ni SR80 Pro. And now she's back. So parang she's born again, no? Parang bumata si SR80 Pro, yo. It's like she's been rejuvenate. My SR80 Pro has been rejuvenated because of the newly installed ESC. Yeah, that, guys. Ooh. That was sick. Yeah, this. Ooh. Look at the speed and power. Grabe. Para mas bumili siya eh. Para mas bumili siya sa bagong ESC niya eh. Mas bumilis and parang na-refresh siya eh. Parang na-refresh si SR80 Pro because of the newly installed SR80 Pro and na-calibrate. So kakaiba yung lakas niya ngayon. Kakaiba yung speed niya, speed and power.
Grabe guys, grabe yung speed and power nya. Once again, thank you RC Works and the RC Boat Philippines community. Ang advertised nasa 70, pero di ko lang aram kung realistic yung 70, baka mga 65 lang. So once again, thank you RC Works. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko mabubuhay ulit si SR80 Pro ko. Thank you so much. And RC Boat Philippines, napaka ano sa mga nagbigay ng kanilang expertise. Although plug and play yung ESC, but yun nga, may konting calibration na kailangan. Grabe. Power. Sirit. Right. Hindi. The rejuvenated SR80 Pro. Rejuvenated. Rejuvenated SR80 Pro. New ESC, newly installed ESC. 60 amperes ESC. Calibrated, nice. This is a test guys of the newly installed ESC. It works great. It's already working. At it's a peak condition. Peak performance. Grabe. Right. Sabi. Bumalik yung bilis niya. Nice. Alright. She's back. She's back, guys. She's back. My SR80 Pro is back into business, guys. Thank you so much again, RC Works. Sana napapanood mo to. Thank you so much. And RC Boat Philippines community, thank you so much. Oh. She's back, all right. Right, that's it. That's it for the test of the newly installed ESC of my SR80 Pro. And she's back, guys. She's back into business. Thank you so much, RC Works. Thank you so much, RC Boat Philippines.
for the invaluable tips. Thank you so much, guys. This is SR80 Pro, and this is Nest Daily RC. See you in the next one.